Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, muli po, magandang hapon po sa ating lahat, specifically sa ating mga kapwa teachers, sa ating mga magulang, at syempre sa ating giliw na mga mag-aaral. Kumusta po kayo? Alright, so ako po muli ang inyong kasama ha. Kayo po ay nasa quarter 3, week 2, Filipino 4, at ang ating paksa ay ang pang-abay na pamaraan. Muli po ako ang inyong kasama, si Tutor Jester, and I'll be with you from 3 hanggang 3:40 ng hapon. Napapanood tayo ng Sabayan Live sa iba't ibang Facebook pages at YouTube account ng Department of Education. Okay, alright. So, ngayong hapong ito, kayo ay inaasahang number 1, nakapagpapaliwanag kung paano gamitin sa pangungusap ang pang-abay na pamaraan. Dapat meron kayong idea na ha, kung ano nga ba ang pang-abay na pamaraan. And I'm sure, alam nyo na ito, grade 4 learners. Number 2, nakagagamit ng pang-abay na pamaraan upang mailarawan ang kilos sa pangungusap. Mabibigay kayo mamaya ng sarili ninyong mga pangungusap. Number 3, okay, napapahalagahan o napahahalagahan ang pang-abay na pamaraan sa paggamit nito sa pangungusap. Watching from SDO Laguna, si Rose Liamansares Magdamit. Ayan, maraming salamat. From Luis Francisco Elementary School, si Aileen Salicumba Cabrera. Alright, so magkaroon muna tayo ng pagbabalik-aral tungkol sa ating tinalakay noong isang linggo, at ito nga ay ang paksang pagbibigay ng hakbang sa isang gawain. Gaano ba kahalaga ang pagsunod o yung pagbigay ng mga hakbang sa gawain natin? Mahalaga ito na at kailangan natin itong sundin, itong mga panuto o itong hakbang upang
maiwasan natin ang pagkakamali. Okay, alright, so dumako tayo sa ating aralin. Ngayong hapon, ito nga ay ang pang-abay. Meron tayong mga itong apat na basic ika nga na uri ng pang-abay. Yan ay unang-una ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan? Kailan daw naganap ang kilos? Panlunan tungkol ito sa lugar. Sumasagot sa katanungan na saan? Panggaano? Sumasagot sa tanong na gaano? Gaano kadami o gaano kaunti? At syempre ang ating focus ngayong hapong ito, grade 4 learners, ay ang pang-abay na pamaraan. Okay, watching from Subin Elementary School, South President Quirino District, si Jen Marie Dumaging. Ayan. Okay. Siyempre, uy, maraming salamat sa ating mga online, ha? Ayan, ayusin lamang natin ang ating screen. Alright, eto. Gaya nga ng aking nabanggit kanina, ang ating focus ngayong araw, okay na ba ang ating screen? Ayan, na okay pa natin, ano? Ayan, gaya ng aking nabanggit kanina, meron tayong apat na uri ng pang-abay. At iyan, syempre. Ayan. Naayos lamang natin, mga mag-aaral, ha? Ayan, meron tayong apat na uri ng tinatawag nating pang-abay. Yung basic na sinasabi natin, pamanahon, nariyan ang tinatawag nating pang-abay na pamaraan. At yan nga ang ating focus sa araw na ito. Okay? Alright, so inaayos lamang natin ang ating PowerPoint presentation. Sige nga, online people or online viewers, kindly write your the name ng inyong mga school. Sige nga, tingnan niya natin. Okay, ayos na ba, direct? Tingnan niya natin. Okay. Ayan. Sandali lamang. Uy, ang dami talang nanonood sa iba't ibang bahagi ng bansa, ha? Salamat sa ating mga kapwa-guro na patuloy na nagpa-patronage ng ating Itulay Online Tutorial. Alright. Okay. Direk, okay na ba? Okay, tingnan natin. Naka-close naman ang ating... Alright. Okay, so sige nga, tingnan natin. Okay na, balikan na natin. Alright, okay, salamat. Salamat sa iba't ibang paaralan na talagang nakaantabay sa atin, ano? Wait lamang, inaayos lamang natin. Okay. Ayan. Tingnan natin. Pasasaan ba't maaayos din ang lahat? Okay. Alright, gaya ng ating nabanggit, pang-abay na pamaraan ng ating tinatalakay. Kitang-kita natin ang ating mga mag-aaral na very eager to learn about pang-abay na pamaraan. Okay, tingnan natin. Alright, ayan. Okay na ba, direct? Opo, ayan. Mula daw sa San Pedro Central School, presenta natin ang ating PowerPoint. Alright, naging maayos din ang lahat. Ayan, dahan-dahan, isa sa mga dahan-dahan na inayos ni Sir Jester ang kanyang presentation. Okay, balikan natin ano, pang-abay na pamaraan at meron nga tayong apat na uri ng pang-abay. Pamanahon, panlunan, panggaano, pamaraan. At ang focus nga natin ay pang-abay na pamaraan. Ito ang tanong, paano? Pang-abay na pamaraan ang tawag sa mga salitang sumasagot sa tanong na paano? Or kung paano daw ginagawa yung kilos, paano ka ba magsulat? Paano ka ba kumuha ng isang gamit? Yan, sumasagot ito sa tanong na paano. Okay? Alright, salamat sa ating director, si Sir Sherwin. Okay, pagpatuloy natin mga mag-aaral.
ang mga punong kahoy sa gubat. Inaalaga ang mabuti ang mga punong kahoy sa gubat. So, itong tanong natin, paano inaalagaan ang punong kahoy sa gubat? Kaya, paano daw natin makita ang pagkabay na pamaraan? Ito ay mabuti. Inaalaga ang mabuti. Ayan. Inanim ng maayos ang mga puno rito. So, yung katanungan natin, paano itinim ang mga puno sa gubat? Siyempre, ng maayos. Tinga, ayan. Love and food to just for watching from our settings on elementary school. That's my message. City, this is Rombly RCNAS. Hello po, from Jocelyn Margaret. From Parada Elementary School, Grade 4, Special Center School, si Ata Sunika. Okay. Alright, so back tayo sa number 3. Sunod ng ano dapat tayo sumunod sa batas patungkol sa agad? Siyempre, matangin yan ang ating tumakot tayo sa ating mga gawain. Alam ko, gustong-gusto nyo na ng ating mga gawain. Meron tayo dito ang kahon at ito ang ating pangto. Buin ang mga pangusap sa pangpuno sa patlang na angko na pagkabay na paraan. Number one, nakita siya patlang. Dinagdasal. Ano pang nararapat na pang-abi na pangalan pa dito? Ito ba ay itim? Mayabang? Buong ingat? Magiliw? Mahusay? O mabis? At patatang kasama dito? Sa pangalan pinag-aral natin ang pang-abay na pamaraan na pang-abi na pamaraan. Sumasagot sa tanong. Sir, excuse po. Sir Chester. Alright. So, Sir Chester. Nagdarasal. Sir Chester. Passing from Sungay Elementary School. Nagdarasal. Si Justin. Okay. Good day! Are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad!
Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Ma'am, nakamute. Ma'am, wala pong audio. Ayan, sir. Okay na po. Okay na po, sir. Okay na yes, po. Ma'am. Yes, ma'am. Okay na po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Po, okay na po. Okay na? Okay. Okay po. Okay. Good afternoon, everyone. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama. Alright. Teka lang po ah. Biglaan to eh. Wait lang po. Alright. Okay. Ayan. Okay na po, sir. Ayan. Wait lang po ah. Ayusin lang natin ng konti. Alright. Yes, ma'am. Proceed. Okay na po, Direk. Yes po, proceed na po. Okay po, thank you po. Okay, muli ako po ang inyong makakasama ngayong araw na ito. Alright.
Wait lang po natin. Ayusin ko lang po itong ating presentation. Ayan, ganyan po dito sa Itulay. To the rescue lagi ang aming mga kapatid. Para sa ating medyo nagkakaroon ng problemang internet po natin, tayo ngayon ay nasa Filipino for grade 4. Quarter 3, week 2, ang ating pag-aaralan ay pang-abay na pamaraan. Ayan, pansamantala po munang nawala si Tutor Jester, andito po si Tutor Arlene to the rescue para kayo ay tulungan. Hindi po namin kayo pababayaan, lagi po kami naka-back up. Alright, ako po si Tutor Arlene mula sa Santissima Cruz Elementary School, Santa Cruz, Laguna. Hello po sa inyo lahat. Hello Sophia, Lyra, Joshua. Hello sa'yo, Mon. Hello lovely, Kay. Ayan, wala po sound, okay na tayo. We're back na po. Ayan. Hello, Mythical. Ayan, ihanda ang sarili para sa panibagong aralin. Dahil sa araling ito ay inaasahan na ikaw ay nakapagpapaliwanag kung paano gamitin sa pangungusap ang pang-abay na pamaraan. Ano ba yung ibig sabihin ng pang-abay na pamaraan? Nakagagamit ng pang-abay na pamaraan upang mailarawan ang kilos sa pangungusap at napahahalagahan ang pang-abay na pamaraan sa paggamit nito sa pangungusap. So, yan tatlong yan ang matututunan nyo ngayong araw na ito. Okay, tayo muna ay magbalik-aral. Pagbibigay ng hakbang sa isang gawain ang ating nakaraang aralin kasama si Tutor Jester. Ang hakbang o panuto ay isang tagubilin o iniuutos kung ano ang gagawin. Maaaring pabigkas o nakasulat ang isang hakbang o panuto. So sa lahat ng ating gagawin, meron tayong mga hakbang na sinusunod. Halimbawa, paano ba sumulat ng isang pangungusap? Okay, kailangan magsisimula ito sa malaking titik. Kailangan kumpleto ang diwa ng isang pangungusap at dapat na nagtatapos sa pananda tulad ng tuldok o kaya ay tandang pananong. O halimbawa, pag tayo ay nagsasaing, paano ba tayo magsaing? So, hugas, tatakalin muna natin yung bigas, huhugasan ng tubig, mang tatlong ulit, tsaka natin ito susukatin kung gaano yung kadami ng bigas, yun din ang dami ng tubig at isasalang na natin. So, sa lahat ng ating gagawin, meron tayong mga hakbang na sinusunod. Alright? So, kailangan susundin natin yung hakbang para hindi tayo magkamali. Huwag natin isho-shortcut. Hindi yung kung ano lang yung paniniwala natin, yun yung gagawin natin. Dapat sinusunod natin yung wastong hakbang ng isang gawain. Ang mga pang-abay ay mayroong apat na uri. Ito ay ang pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, pang-abay na panggaano at pang-abay na pamaraan. Makikita nyo na hinighlight dito ni Tutor Lester ang pang-abay na pamaraan dahil yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Yan, ihanda ang sarili, makinig mabuti. Ang pang-abay na pamaraan, ano nga ba ito? Ang pang-abay na pamaraan ang tawag sa mga salitang sumasagot sa tanong na paano at kung paano ginagawa ang kilos. Ayan, paano nga ba? Ayan, sabi, paano, paano? Yan ang pang-abay na pamaraan. Sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, masayang naglalakad. O paano maglakad? Masaya. Or mabilis maglakad. Paano naglakad? Mabilis. Kayo ngayon, kayo ay nakikinig. Paano kayo makinig? Nakikinig kayong mabuti. Yan yung ating tinatawag na pang-abay na pamaraan. Halimbawa nito ay, inaalaga ang mabuti ang mga punong kahoy sa gubat. Ulitin ko ha, inaalaga ang mabuti ang mga punong kahoy sa gubat. Paano inaalagaan ang punong kahoy sa gubat? Okay, sige nga, sino makakasagot? Ayan. Oh, from our comment section, ano kaya ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap? Paano inalagaan ang punong kahoy sa gubat? Yun ang inyong magiging guide para masagot kung alin ang pang-abay na pamaraan. Alright, may pumasok na tayong sagot. Sabi ni Aiden, mabuti. Sabi ni Aileen, mabuti. Ganon din si Lovely, si Mika. Ayan, ang galing ni Jiro, ni Rosario, ni Arkin.
ni Rosario, ni Chrissy. Ayan, ang galing. Tama ang inyong mga sagot. Alright. Alright, ayan, tama ang inyong mga sagot. Inalagaang mabuti ang salitang na sumasagot sa tanong na paano. Yan ang pang-abay na pamaraan. Alright? Ayun, ang tamang sagot ay mabuti. Paano inalagaan? Mabuti. Alright. O, next natin. Another example. Itinanim ng maayos ang mga puno. Itinanim ng maayos ang mga puno. Excuse me. Upang malaman natin kung alin ang pang-abay na pamaraan, ang tanong na ito ang magiging gabay natin. Paano itinanim ang mga puno sa gubat? Paano itinanim? Alright, sige nga. Tingnan nga natin sa comment section. Ang sabi ni Jay, maayos. Ni Jiro, ni Andrea, ni Kay. Ang galing naman. Tama, maayos. Good job para sa inyo mga bata. Sabi rin ni Aiseli Mendoza, ni Mythical, ni Aileen, ni Jiro, maayos. Tama. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ayun, maayos. Itinanim ng maayos. Another example, sumunod ng mataimtim sa batas ng kagubatan. Sumunod ng mataimtim sa batas ng kagubatan. Paano daw sumunod? Alright, paano dapat tayo sumunod sa batas patungkol sa kagubatan? Yan ang magiging gabay natin upang makita natin kung alin ang pang-abay na pamaraan. At base sa inyong sagot, sabi ni Ayesha, ni Eva, ni Lucas, ni Sid, ni Aileen, ni Angelica, Ayesha, Lexer, Kian, ni Tess, ni Arkin, ay kailangan daw ay, ayun, mataimtim. Yan, mataimtim. Paano daw sumunod? Mataimtim. Yan ang ating pang-abay na pamaraan. Tama, Jobs. Tama, Justin, Jiro, Jerome, Daniela, Justin, Liza, Jerome, Aileen, Jenny. Alright. Job well done para sa inyo lahat na nakatamang sagot. Alright. Next natin. Panuto. Bilugan ang mga buuin ang mga pangungusap sa pamamagitan ng pagpuno sa patlang ng angkop na pang-abay na pamaraan. Ayan, kukumpletuhin natin, pipiliin natin ang ating sagot sa loob ng kahon. Nakita ko siyang patlang na nagdarasal. Paano ba magdarasal? Okay, tingnan natin ang tamang sagot. Taimtim, mayabang, buong ingat, magiliw, mahusay, mabilis. Ano ang inyong tamang sagot? Sabi ni Lance, sabi ni Eva, ni Kay, ni Rian, ni Ayesha, ni Alia ay taimtim. Magaling. Bigyan niya ng ang galing-galing clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Tama. Tignan natin kung tama. Alright. Tama. Taimtim. Basahin natin ang buo ang pangungusap. Nakikita ko siyang taimtim na nagdarasal. Next natin, number 2. Ayan. Patlang niyang tinulungan ang batang nadapa. O paano ba natin tutulungan ang batang nadapa? Taimtim, mayabang, buong ingat, magiliw, mahusay o mabilis. Anong tamang sagot? O pag may nadapa, paano natin siya tutulungan? Dapat ay, paano natin siya tutulungan? Sa iyo aking panyo. Alright, paano natin tutulungan ang isang batang nadapa? Dapat ay, ayan, sabi ni Mon, sabi ni Lisa, ni Lyra, ni Eva, kailangan daw natin tulungan ng buong ingat. Buuin natin ang pangungusap. Buong ingat niyang tinulungan ang batang nadapa. Buong ingat ang tamang sagot. Alright. Next natin, lagyan nyo ng number kids ha, para kita ko kung anong number na yung inyong sinasagutan. Alright, tingnan natin number 3 na tayo. Patlang na pinakikinggan ng mga bata ang kanilang guro. Tinutulungan
Okay, Pom. Teka, hindi kasama yung tinutulungan ng batang nadapa. Dito lang tayo sa number 3. Patlang na pinakikinggan ng mga bata ang kanilang guro. Okay, paano ba tayo nakikinig? Taimtim, mayabang, buong ingat, maghiliw, mabilis, mahusay, o mabilis. Okay, paano tayo nakikinig sa ating guro? Lagyan ng number. Number 3 na tayo. Sabi ni Sid, ni Aliyah, ni Mythical Dan, ni Rosario, ni Kian, magiliw. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tama, magiliw na pinakikinggan ng bata ang kanilang guro. Ang kanilang guro? Okay. Ang magiliw na pinakikinggan ng bata ang kanilang guro. Yan, ibig sabihin ng magiliw, masaya ka. Buong puso mo na ginagawa ito, kaya naman masaya ka at magiliw. Kasi para din naman yon sa inyo. Ngayon, habang tayo ay nagkaklase, magiliw ka bang nakikinig? Kitang-kita ko na ang bawat isa ay talagang magiliw sa kanilang pakikinig. Ang galing-galing! Alright, next number, 4. Patlang niyang ginawa ang kaniyang proyekto. Okay, sabi ni Naive, mahusay. Sabi ni Myra, ayan, mahusay. Opo, ayan, alright. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Mabilis niyang ginawa ang kaniyang proyekto. Pwede rin namang mahusay. So, pwede nating gamitin ang dalawang salita. Alright, gamit tayo ng pen dito ha. Pwedeng mabilis o kaya naman ay mahusay kasi buong husay mong ginagawa ang iyong proyekto. Diba? Pag may ginagawa tayo, kailangan let us do our best. Oh, pakita natin yung ating husay at galing. Alright. Opo, sabi ni Lexer. Tama naman yon. Next, number 5. Ang guro ay patlang magturo ng aralin. Okay, paano ba magturo ang guro? Taimtim, mayabang, buong ingat, magiliw, mahusay, mabilis. O paano magturo ang guro? Maaaring dalawa uli ang sagot dyan. Sabi ni Eva ay mahusay. Sabi ni Aiden, mahusay. Okay, sabi ni Prudence, mahusay, ni Princess mahusay. Okay, sabi ni Justin, okay, magiliw, tama. Maaaring dalawa ang maging sagot natin dyan. Maaaring mahusay o magiliw. Alright? Okay, kasi yung teacher, magiliw na nagtuturo. May nakita ka bang teacher na nagtuturo na ang lungkot-lungkot? Okay, siyempre, may ipapasa niya rin niya yung lungkot niya sa kanyang mga mag-aaral. So, nakita niyo si Tutor Arlene, talagang energetic na energetic. Kahit pabigla-biglang nagturo sa inyo ngayong oras na ito. Ayan, kasi dapat maipasa ko sa inyo yung energy, ayan, yung saya, yung giliw, yung husay. Okay, so tingnan nyo, buong husay ako nagtuturo, buong husay din kayong nakakasagot. Yan ang pang-abay na pamaraan kung paano ginawa. Alright, next. Pangalawang gawain natin, lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay ginagamitan ng pang-abay na pamaraan at X kung hindi. Alright. Kung meron daw pang abay na pamaraan, lagyan natin ng check. Kung hindi naman, lagyan natin ng X. Alright. O sige, sagot tayo habang nag-aantay ako sa ating comment section. Alright. O sige, dali. Tingnan natin kung sino. Ayan, may nakita na akong sagot. Anong tamang sagot? Number 1, check o X? Meron bang ginamit na pang-abay na pamaraan? Sabi ni Rosario, ni Shekina, ni Sid, check daw. Tingnan natin, number 1. Lagyan nyo ng number ha, para kita ko kung anong number na yung inyong sinasagutan kasi minsan ay delay ang pasok, no? Okay, bilang isa. Pabulong na nagsasalita ang bata. Pabulong na nagsasalita ang bata. Ang sagot nyo ay check. Tama. Ano ang ginamit na pang-abay na pamaraan? Alright, tignan natin. Yan, check. Anong ginamit na pang-abay na pamaraan? Ang ginamit dito ay, paano nagsalita ang bata? Pabulong. Ayan, bilugan ko ha, para makita nyo kung ano yung ginamit na pang-abay na pamaraan. Alright, nakuha ba ang tamang sagot para sa unang bilang? Ikalawang bilang.
Ginagawa ng matiyaga ni Ann ang kanyang proyekto. Ginagawa ng matiyaga ni Ann ang kanyang proyekto. Anong inyong sagot? Tingnan ko sa comment section. Alright, tingnan ko sa comment section. Ah, na-reveal ni teacher yung sagot. Okay, para sa number 2, sabi ni Mary ni Mega Garcia, ni Shekina, ni Rosario, ni Justin, ni Rian, ay ang tamang sagot nila daw ay check. Okay, tama, check. Okay, ngayon, tukuyin kung alin ang pang-abay na pamaraan na ginamit. Okay, ginawa ng matiyaga ni Ann ang kanyang proyekto. Paano niya ginawa? Yan ang ating magiging gabay upang makita natin ang pang-abay na pamaraan. Ito ay matiyaga. Matiyaga niyang ginawa. Alright, nakuha ba ang tamang sagot? Next natin, number 3. Tumalon ang aso. Tumalon ang aso. Okay, wait ako ng inyong sagot dito sa comment section. Alin dyan ang tamang sagot? Check o X? May pang-abay na pamaraan bang ginamit o wala? Okay, sabi ni Rosario, X, ni Sheila, X, ni Rohani, X, ni Tristan, X. Tingnan natin kung tama. Sabi ni Tutor Jester, X ang sagot dahil walang ginamit. Ang sabi kasi, tumalon ang aso. Paano tumalon? Wala. Walang sinabi kung paano ginawa ng aso. Ibig sabihin, walang pang-abay na pamaraan. Okay, number 4. Matuling lumakad si Juan. Matuling lumakad si Juan. Anong inyong sagot? Sabi ni Chino. Oh, hello Chino. Andiyan ka uli. Sabi ni Chino ay check. Sabi ni Fiona ay check. Alright, tingnan natin ang tamang sagot. Check. Tama. Great job. At bakit naman ninyo nasabi na check? Dahil sinabi kung paano lumakad at paano daw siya lumakad. Ito ay matuling. Ginawa niya ito ng matuling na paraan. Yan ang ating pang-abay na pamaraan. Next number. Number 5. Marahang magpatakbo ng kotse si Lee. Marahang magpatakbo ng kotse si Lee. Anong tamang sagot? Ayun, sabi ni, may nakita na ako, sabi ni Sheila, ni Aaron, check daw, tingnan natin. Sabi ni Tutor Jester, tama daw ang inyong sagot. Marahang magpatakbo ng kotse. Paano ginawa? Ito ay ginawa ng marahan. Yan ang ating pang-abay na pamaraan. Alright, naiintindihan ba? Ang galing kung ganon. Next natin. Paano, panuto, isulat sa kwaderno ang mga pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap. Okay. O, next, tingnan natin, paano ginawa? O, huminga ng malalim si Andrea sa ilalim ng punong mangga. Alin dyan ang pang-abay na pamanahon? Ang tamang sagot ay, huminga ng malalim. Paano ginawa ang paghinga? Malalim. So, ang tamang sagot ay malalim. Paano ba yun? Huminga ng malalim. Ayun, ginawa siya ng malalim. Okay, number 2. Hiniwa niya ng marahan ang mansanas. Paano hiniwa? Ito ay hiniwa ng marahan. Ayan, medyo binibilisan ni Tutor Arlie kasi malapit nang maubos ang ating time ng ating oras. Malapit na tayong matapos. Next natin. Patihaya kong umusad ang bangka. Patihaya daw umandar. Paano umandar ito? Paano umandar ang bangka? Ito ay patihaya. So, yan ang ating pang-abay na pamaraan. Alright, naiintindihan? Ang galing ni Justin, no? Tama ang kanyang sagot. Ni Aaron, ni Daniela, ni Jadeline, ayan, ni Key Horton. Tama. Next natin. Alright, number 4. Mahinhin lumakad si Nena. Mahinhin lumakad si Nena. Paano siya lumakad? Okay, mahinhin. Ibig sabihin ng mahinhin ay dahan-dahan lang siyang maglakad. Next number, number 5. Masinop maglinis ng bahay si ate. Paano maglinis ng bahay si ate? Siya ay masinop. Ibig sabihin ng masinop, hindi siya maaksaya at maayos siyang mag
linis. Hindi siya basta tapon ng tapon, no? Ng kung ano-anong gamit sa bahay pag napapakinabangan pa, sinisinup niya. Alright, next. Number 6. Magaling mag-alaga si Brian sa kaniyang mga halaman. Paano mag-alaga si Brian? Siya ay magaling. So, yan ang ating pang-abay na pamaraan. Ayan, tama ang sagot ni Babylin, ni Ayesha, ni Jeffrey, ni Aaron, ni Cyrene, ni Julie, ni Jadeline, ni Kia, ni Juby, ni May, ni Aileen. Tama ang iyong mga sagot. Alright, salamat sa pagsagot mga bata. Next natin. Okay, number 7. Tumayo ng tuwid si Noel. Paano siya tumayo? Ito ay ginawa niya ng matuwid. Yan, tumayo ng matuwid. Yan. Next, kinamayan niya ako ng mahigpit. Paano kinamayan? Mahigpit. Alright, tama. Number 9. Mabagal kumilos ang bata. Paano kumilos? Siya ay mabagal kumilos. Mabagal ang salitang pang-abay na pamaraan. Next naman, number 10. Mahigpit na niyakap ni Lucy ang umiiyak na kapatid. Paano niya iniyakap? Sabi ni Iva, mahigpit. Tama ang iyong sagot. Ang galing-galing. Okay, tama si Violeta, si Prudence, si Miriam, si Jochelle, si Cyrene. Next number, number 11. Mahigpit yumakap ang anak ni mahigpit yumakap ang anak sa ina. Mahigpit yumakap ang anak sa ina. Paano yumakap? Tama si Chino, mahigpit. Sumigaw ako ng malakas. Paano sumigaw? Malakas. Umalis siya ng masaya. Paano siya umalis? Masaya. Pasensya na kids ha. Overtime na tayo. Ang bilis daw ni tutor. Oo nga po eh. Sabi ni Angelica, tama ni Justine, ni Azinette, ni Lexer, ni Kian. Alright, tama ang inyong sagot. Next, number 14. Kumain kami ng mabilis. O, paano kumain? Sabi ni Lovely, mabilis. Sabi ni Siren, mabilis. Tama ang inyong sagot. Next, number 15. Dahan-dahan niyang binuksan ang regalo. Paano binuksan ang regalo? Dahan. All right, next. Isulat sa kwaderno ang mga pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap. All right, eto. Mukhang maliin ng konti yung panuto dito ni Tutor Jester, no? So, dito ay sumulat kayo ng pangungusap. Okay? Okay, tama. Susulat kayo ng pangungusap sa inyong kwaderno gamit ang mga pang-abay na pamaraan. Sa number 1, mabagal. Number 2, malakas. Number 3, mahusay. Number 4, mabilis. Bubuo kayo ng pangungusap. Tandaan na dapat ito ay magsimula sa malaking titik at magtapos sa bantas. Maaaring ito ay tuldok o kaya ay tandang pananong. Okay, naintindihan po ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay, tutor, Derek, palambing po. Baka pwede pong pa-close up ng konti. Kami po ay mag-groovy. Yan. Yay! Thank you po. Okay, kids, groovy time! Para tayo ay may remembrance kay Tutor Aileen. Pag 1, 2, 3, click! 1, 2, 3, click! 1, 2, 3, click! Alright, yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kami po ang inyong mga Pilipino teacher. Maraming salamat. Para po sa inyong suggestion, komento, isend lamang ito sa email na deped@deped.gov.ph. Yan, maraming salamat po. Susunod natin ay si Tutor Mark para sa Filipino 5. Bye! Stay tuned para sa Filipino 5. Mwah, mwah, mwah! Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving,
which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong Edukalidad. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!